Ayan, so welcome back dito no sa De Enrica at sa Toy TV Sports. At kanina po no, napag-usapan natin itong yung pagkatalo po ng ating Barangay Ginebra laban dito sa Meralco Bolts no. Yan po eh yung habang patalo na po no, patapos na yung laban. Kaya naisipan ko po mag-vlog. At mabilisan lamang pong reaction no, is a quick reaction sa nangyari po no, kung saan nag-collapse yung ating kupo ng Barangay Ginebra no. At sabi ko nga eh magbabalik po tayo para sa mas malawak na pag-aanalisa no ng nangyari pong pakpakan ng Ginebra. Well, magbabanggit lang ulit po ako ng lima no sa ating napansin. At yan din po ang lima no na sinabi ko diyan po no na posibleng or yun talagang gagawin no, mga dapat gawin ni coach team ko at ng Barangay Ginebra para masiguro nila na sa kanila mapupunta ang ticket na finals. Pero yun nga, nabaliktad no, nalasing sila na kuryente pa ng Meralco Bolts no, kaya nga po sila ang nanalo. At dahil dyan, congratulations sa inyo Meralco Bolts no, talaga napakaganda ng kanila pong play no. Okay, ang una po dyan, ang kapansin-pansin po na fast break attack ng Meralco. Well, magkakakonek nga po yan, no? Fast break kasi nga po, kung mapapansin nyo, lahat sila, Guardia, Brimo, Chris Newsom, tapos si Banjero, tapos itong si, ano, si Quinto, di ba? Shooter. Sumasalaksak pa sa loob. Piliin mo yan. Oh, tapos, sila, ano pa, itong ating paboritong player na si Newsom, di ba? Tapos si, ano pa, si Karam, di ba? So talagang nakakalito po yan para silang New York Knicks, no? Na may kombinasyong Branson, no, DiVincenzo at Hart. Yan po ang nakita natin dyan, no, na talagang yung chemistry po ng mga point guards na yun, Meralco, ang nagpasakit ng ulo ng Ginebra. At sa pangalawa po, dahil nga po dyan, eh, ginagawa po nila yung advantage ng Ginebra, ginagawa po nilang disadvantage. Bakit? Kasi nga po nilalagay nila sa labas ang laro, dahilan para lumabas yung mga pigments po ng Ginebra at dun po atake yung mga slashers nila. It's either Alain Maliksi, no? Sila Karam at ito po sila Newsom. Sabay titirahan niya ng perimeter shot. Masakit po talaga sa ulo yun. Tapos kung mapapansin nyo, yung may mga kumakat, di ba? Para silang Golden State Warriors kapag nag-small ball lineup. Kaya ang tendency, nakalabas si Japet no, nung third quarter. So, mayroon naman pong ang Ginebra na stretch four, pero hindi po kaya. Kaya po nakailang offensive rebound itong si Bates. No? Nakailang offensive rebound yung Meralco. Second chance point sa kanila yon, kaya nadali tayo sa third quarter. So, yun po sa pangalawa, no? Dine-disadvantage. Pangatlo po is yung ano, yung tawag dito, yung pagbasa nila sa laro ng Ginebra. Kung mapapansin nyo po kahit sa gilas nun, talaga pong predicted na yung magiging play, no? Sinabi ko naman po sa inyo yan na triangle, no? Tapos yung pag-low post play, nakita nyo naman na talagang anticipated na po ng Meralco na gagawin yun ng Ginebra. So meron silang counter attack doon. Yung depensa nila naka-ready na kapag ginawa yun ng Ginebra, no? At bagamat nakita naman natin yung mga options ng Ginebra, nabanggit po natin yan kung saan yung malaki pwedeng tumira sa labas dahil may mga weapons na po na ganyan, itong si Stan Hardinger at ito po si Japet Aguilar, di ba? Pero wala. Kita pa rin natin yung aggressive defense ng Meralco, no? So that's number 3. Number 4 point po natin dyan is yung ano, tempo, no, ng laro. Talaga pong kontrolado ng husto ng Meralco. Kumpiyansado po lahat, no?
talagang tumitira pag libre. Tsaka alam nila yung gagawin nila eh. Alam nila yung rule nila, di ba? Control nila yung tempo. Kaya nga po, all throughout the game, naghahabol po ang Hinebra, no? Hanggang sa fourth quarter na sobrang lumolobo na po ang lamang. Nasa 14 na yata, pinakamataas nun, no? Correct me if I'm wrong. At yun nga, talagang total display of dominance talaga. At ang panghuli dyan, no, yung rotation. Ito ni Coach Luigi Trillo. Napakaganda po ng kanyang rotation, no? Kung mapapansin nyo, talagang kahit sino ang ipasok ni Coach, pumuputok, no? Talagang may design play for everybody. Ang ganda po. Ang nangyari dyan, parang ano talaga, no? International type of game po ang ginawa sa kanila. Kung ang Hinebra po ay ano, parang traditional basketball, ito pong ginawa ni Luigi Trillo at ng kanilang coaching staff is ano po talaga, parang international competition. Kaya po, baka pwede nyong i-consider, no? Yan po si Luigi Trillo dyan sa coaching staff ng Gilas. Imbis na ano, ibalik niyo yung ano, napapabalitang ibabalik daw yung isa. Ewan ko, chismis lang siguro yun. Pero baka pwede nyo i-include itong si Luigi Trillo at itong si ano, itong si Ginto, no? Talagang ano, umahanga po talaga ako sa mga ganyang klase ng player, ano, na talagang consistent. Okay, yan po ang ating 5 puntos, no? Sa ginawa po ng Meralco dito sa Hinebra, no? At kapansin-pansin po itong laro, no, ni Ahan Missy, no? Miscore lamang ng 2 puntos. Pero mo, nagpahabol ka ng ano, sa free agency. Tapos yung pinasign ka ng bonggang-bongga ng Barangay Hinebra, sa crucial round or game, bibigay ka lang ng 2 puntos na production. Para pong mahirap yan. To be inconsistent in the time na kailangan ka ng kuponan mo. Diba? Yun nga sinasabi ko na there's no such excuses like wala si Jamie Malonzo, wala si Jeremiah Gray, wala si ano, yung isa pa pong player ng Hinebra, diba? Si Aljon Mariano. Diba? There's no such thing as that. Dahil nga you have Stanley Pringle, you have Aman, ano, Ahan Missy, you have L.A. Tenorio and Scotty Thompson. Wala ka na dapat na hanapin. Diba? Wala ka na kahit ma-injury sila. Diba? Mayroong personnel na supposed to be na magpo-contribute. So, wala nang palusutan dyan. Diba? Yun na nga lang talaga, malupit po talaga ang ginawa ng Meralco. Kaya nga sinasabi ko po sa nakaraang vlog, no? Na ngayon, nagde-trending po. Maraming salamat sa nanonood. Talaga pong, ano, talagang matindi po ang, ano, ang backpack ang San Miguel at Meralco. At yan po ang ating pag-uusapan sa susunod na video content natin, guys, ano. At napaka-exciting pong pag-usapan yan. Kung magagawa po nila ang ginawa nila sa Hinebra at dyan po sa San Miguel, na alam naman nating unstoppable itong si Junmar Fajardo. Napaka-exciting po panoorin, no, kung paano gagawin ni Junmar dito sa 2 player, no, na si Almasan at si Bates, no. Napaka-exciting po panoorin yan. At yun lamang po ang ating napag-usapan, no, sa topic na ito. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. At yun na nga po, salamat sa inyo lahat. At kung hindi pa po kayo subscriber ng channel na ito, well, click niyo na po yung subscriber button, huwag na po kayo mahiya. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.